Yun, update tayo mga idol. So ito yung dalawa nating ilaw dito sa may kanopi harap ng sa terrace mismo ng master bedroom, no? Ayan. So dalawang ilaw 'to magkasabay. So andun yung switch then home run isa. Ayan. So dito mga idol, wala tayong PVC adapter na ginamit, no? Pero yung ating PVC na yan, meron niyang masking tape sa loob, yung dulo niya. Lagyan natin ng masking tape para hindi pasukan ng halo, no? Then nakatali na din siya dito para hindi siya magalaw, no? Then naka-offset sa konti. Pag iangat pa yung bakal na yan, at least naka-offset na tayo. Ayan. Then tie-wire yung alalay natin sa ating junction box para hindi siya pasukan at lapat na lapat siya sa ating slab. Saka hindi siya pasukan ng halo kasi fix na fix siya sa pinaka pinulik, no? Pinaka forma. So, maigpit na maigpit yan sa ilalim mga idol. Then dito ganun din yung ginawa natin. Ayan. So ito yung sa switch. Ito duman sa ilalim. Aangat pa to. Magkaroon pa to ng spacer dito sa kanilang bakal. Then dito naka-offset din tayo dito. Ayan. Then may masking tape din yan sa dulo. Kita nyo naman. So hindi na tayo gumamit ng PVC adapter. So nakatali naman yan dito. Ayan. Hindi na yan gagalaw pa. Kasi nakatali na siya ng tie wire. Dito din. Ito yung sa home run natin. Ito yung importante. May secure yung home run. Yung switch. Punta dyan. Ito yung home run. So, yun lang. Ito yung home run natin. Yung PVC pala na ginamit natin ay 1/2 na 2mm yung kapal. So ito yung sinasabi ko, mas maganda talaga kung makapal kasi ito kahit apakan mo yan, yan basta basta nababasag. Kasi yung manipis kasi na PVC ay delikado, yung katulad nitong sistema, pag napakan yun, yupi agad yun. Siyempre gagalaw pa yung mga steelman ay yari talaga yung ating electrical PVC, kaya mas maganda kung makapal yung ginagamit yung pang layout sa mga ano nyo, sa mga electrical layout nyo dito sa slab. Ayan. So yun lang yung ano ko, yung may bibigay ko sa inyo yung idea. Mas maganda kung makapal na PVC yung gamitin. 1/2. Okay. Good job.